بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. At magandang araw sa lahat ng kapatiran nating mga Kristiyano. Mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa homosexual. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinusumpa ni Allah, kinamumuhian ni Allah ang mga kalalakihan na ginagaya nila ang mga kababaihan. Ginagaya nila ito sa pamamagitan ng pananamit o sa mga kilos nito o sa mga pananalita nito. At ganun din ang mga kababaihan na ginagaya nila ang mga kalalakihan sa pamamagitan ng pananamit nito, mga kilos nito. Kaya naman mga kapatid, dapat nating malaman na ang panggagaya ng mga lalaki sa babae ay malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsasama ng lalaki at lalaki ay napakalaking kasalanan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang lalaki ay nilikha para sa babae, at ang babae ay nilikha para sa lalaki. At dalawa lang ang uri na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lalaki, at nilikha mula sa lalaking ito ang babae, at lumabas sa kanila ang maraming kalalakihan at maraming kababaihan. At hindi nabanggit dito na merong pang iba liban sa dalawang ito. Merong pang gay o bakla o tumboy. Hindi nabanggit dito. Bagkus ang nabanggit, babae at lalaki. Mga kapatid, kung ating babalikan ang ating mahal o history ng ating mahal na propeta Lut alayhi salam, isa sa mga propeta na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala upang magutos ng kabutihan at magbawal ng kasamaan. Sa nangyari sa kanyang kapanahunan, ang mga kalalakihan ay ginugusto nila ang kanilang mga kapwa kalalakihan, at wala na silang pagnanasa sa mga kababaihan. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, nag-ulat sa banal na Quran, kanyang sinabi sa Suratul A'raf, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. At alalahanin mo Muhammad si Lut alayhi salam noong sinabi niya sa kanyang sambayanan, gumawa ba kayo ng mga karumanduman na kasalanan na sukdulan ang pagiging nakadidiri nito na walang sino man ang nakagawa nito sa mga nauna sa inyo na mga nilikha?
Dahil sa walang pag-alinlangan na kayo ay gumawa ng mga pagnanasa sa inyong kapwa kalalakihan na wala kayong pakialam sa kadirihan nito at binabaliwala ninyo ang ipinahintulot ng Allah sa inyo na inyong mga asawa at sa halip ay lumalabag kayo sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagsagawa ng kahalayan ng mga kalalagiyan sa kanilang kapwa kalalagiyan sa halip na sa mga asawa nilang kababaihan ay kabilang sa mga karumaldumal na kasalanan na sinuman na sinimulan ng sambayanan ni Lut alayhi salam na walang sinuman na nakagawa nito sa mga nauna sa kanila. Maliwanag ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kapag ang Panginoon ang nagbawal, ay hindi na pwedeng mag-question ang tao. At hindi pwedeng sikapin ng tao na ipalabas sa sanlibutan na ang kanyang ginagawa ay tama at ang sinasabi ng banal na Quran at sa sinasabi sa mga ibang kasulatan ay mali. Pag ang Panginoon ang nagbawal, ay walang sino man ang pwedeng magbago nito. At kung ating naririnig o ating nasaksihan o ating nalalaman, matindi ang parusa na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa nasyon ni Lot. Pinaulanan ito ng apoy at itinaas ang kanilang lugar at ibinagsak. Subhanallah. Kaya mga kapatid, baka iwasan natin na tayo ay manggagaya sa mga kababaihan o ang mga kababaihan ay manggagaya sa mga kalalakihan. Lalong-lalo na ang pagsasama ng lalaki at sa lalaki o babae sa babae. Ito ay napakalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marapat lamang na atin itong pigilan, dahil pag si Allah ang nagalit, kapag si Allah ay nagbigay ng parusa, walang pinipili, lahat matatamaan. Kaya mga kapatid, habang may oras pa, may panahon pa, napigilan natin ang mga gawain ito, dahil ito ay kabilang sa mga malalaking kasalanan, pigilan na natin para hindi tayo magsisisi. At simulan na natin ngayon mga kapatid. At ako ay nagpapasalamat sa uulitin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kunting oras na ibinigay sa akin. Kung meron na akong nasabing masasakit sa ating damdamin, patawarin niyo po ako. Dahil walang gamot na hindi mapait o hindi masakit. Pero pagkatapos ng gamot na ito, kalunasan ang kanyang resulta. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.